tinatawag din itong Emmanuel. Ibig sabihin, yung bumaba at suma sa atin ay hindi lang tao, siya'y Diyos. Kaya na Emmanuel eh. God is with us. Kaya kung paniwala mo, siya'y tao lamang, abay kulang. Tama ba? Dahil hindi po tao lamang yung pumunta dito. Siya'y Diyos. Yun na, nakatawang tao. Kaya nga, Emmanuel, God is with us. Ng focus, okay? Yung bandang bahagi ng kwento nito, yung life po ni Mary. At yung life po ni Mary ay hindi ganoon kadali, pero mapalad po. Okay? Ba't tumatawa ka dyan, Mary? Okay. So, kung inaako mong ikaw, pwede na rin. Okay. Pero pag-aralan mo pa paano maglihi at magbuntis ng walang ama. Okay. At kung paano magbuntis at manganak, okay, by the power of the Holy Spirit. Suma sa inyo nawa, okay, ang naisip mo. Okay. So, Mary's story, okay, is impossible, but she conceived it in her heart. Nung siya pinahayagan ng anghel, of course, hindi pa siya buntis. Siya magbubuntis pa lang. Tama? Kung ikaw siguro ay pagsabihan na ikaw magbubuntis, na wala ka namang asawa, wala kang boyfriend, o kung may boyfriend, di naman kayo sumisiping, para mahirap paniwalaan. Okay? Ganun pa man, sabi ni Mary, okay, be it unto me according to your word. She conceived it, she believed it, she protected it, and she delivered it for her generation. Makita natin yung bilang maging ina, okay, ng Messiah, maging ina ng ating Panginoong Hesukristo, makita natin na pinaglihi niya, pinaniwalaan niya, iningatan niya, at of course, pinulfill niya, pinanganak niya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So, Christmas is a story of how to change the world. Kasi ang sabi diyan ng anghel, okay, hindi ordinaryong tao yung pinaglilihi mo. She will save the world. So, ibig sabihin, yung pinaglilihi, ibig sabihin, ay hindi ordinaryong tao, kundi isang tao na magbabago ng mundo. Magbabago ng takbo ng humanity. The original plan of Christmas is to save humanity. Kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya kahit gaano pa karaming celebrate mo ng Pasko, kung hanggang ngayon, di ka pa rin tiyak na ligtas ka, you miss the point. Kahit ang daming yung Christmas light, Christmas tree, Christmas gift, Christmas party, Christmas decoration, kahit ang dami pa, kung hanggang ngayon, di naliligtas yung mga tao, walang kwenta po ang Pasko sa atin. Bakit po natin ginagastusan yung mission? Bakit ginagastusan natin yung outreaches? Bakit pinagsisikapan natin yung winning souls and making disciples? Bakit nagtitraining tayo, nagdi-disciple? Bakit nagwi-witnessing tayo? Bakit kailangan natin mag-encounter para po tayo maligtas, tapos ma-empower tayo at tayo makaabot sa iba? Because that's the real meaning of what Christmas is. Christmas has nothing to do with food. Although I like to eat food. Kung may baon ka mo, kayo mamaya, just let me know, right? I love to it. Okay? It's not about, you know, exchange gift. Although, mayroon pong gift-giving. Pero yung pagbibigay, ay hindi yung mga pantas, ay sila nag-exchange gift. Walang ganon. May regalo. Yung pagregalo, ay patungo kay Jesus. Yung pagbibigay, ay sa birthday celebrant. Hindi yung kayo, tayo-tayo ang nag-exchange gift. Tama? At si Jesus tuloy, walang gift sa atin. Nasamantalang siyang birthday celebrant. It's not about the Christmas tree. It's not about the Christmas light. It's not about the Christmas decor. Although, we love all those decors. Sa bahay may Christmas tree. Nakakatuwa bang mayroong mga ganon? Kasi 15 years ago, nang punta ko sa Japan, wala akong makita kahit Christmas light eh. Wala rin akong makita kahit Christmas, mapakinggan Christmas song. Yung may mga Christmas song na sa mall. Sa iyo, nalaki ng Christmas tree, tama? May Christmas sales na rin, tama? Praying na someday, mayroong Christmas holiday sa Japan. Amen? But,
it's not about all those occasions and events and all those things that we are celebrating today that people understand to be what Christmas is. In the heart of God and in the heart of the Savior, when we talk about Christmas, the plan is to save humanity. Kung ikaw ay ligtas ngayon, that's what Christmas is. Walang kwenta ang Pasko kung lahat ng tao pupunta pa ng impyerno. At salamat sa mga tao nagsisikap, naghihirap, nagpupuyat, nagpapagod, gumagastos para sa kaliligtas ng iba. Salamat po sa mga tao nag-i-effort para tayo maligtas, manatili, lumago kay Lord. Because that's what Christmas is. Suri na lang sa ibang mga tao na walang ibang kumawa kundi magtisod ng iba. At kuminsan walang pakialam sa iba. At kahit mahal nila sa buhay, di hindi iniimbita sa church, di walang pakialam kung lumayo sa church at lumayo sa Diyos. You miss the point of Christmas. Christmas is about saving humanity. If Mary said no, she will jeopardize the future of the world. Sabi niya, maglilihi ka. Kung sabi niya, no way! May boyfriend ako, ikakasal ako, iiwan ako noon. Anong sasabihin ng kapwa ko? Anong sabihin ng pamilya ko? Anong sabihin ng kapitbahay namin? Nakuha niyo? Sinisira mo ang iyong reputasyon, ang pangalan, ang pamilya, ang apelido, and this is very strict to Israel. Pwede ka nilang batuin ang namamatay. Napakahigpit sila pagdating dito. In fact, pumunta kami sa Nazareth City. Kahit yung tour guide namin nagsasabi na hanggang ngayon, mayroon silang isip na si Mary at pamilya nila, si Joseph, talagang may katok sa ulo. Kaya hanggang ngayon, hindi nila matanggap na si Jesus na yung Messiah at nakapagligtas. So just imagine, kaya si Jesus hindi nakapag-ministry doon sa Nazareth. Doon siya nag-ministry sa Capernaum. Kaya papasok mo sa Capernaum City, nakalagay doon Capernaum, the city of Jesus. But doon halos ang kanyang buhay because he came to his own but his own received him not. Kasi nga mahirap matanggap. Kung ikaw isang virgin, kasi pwede itataya mong reputasyon at yung buhay. If Mary said no, saan kaya tayo ngayon? Sa kasalanan pa rin tayo. Hindi pa rin tayo napatawad. Walang daan na puntang langit. Walang eternal life. Walang kaligtasan. Walang kalayaan. Impyerno pa rin ang lahat. That's how the yes is very important. Yung yes ni Mary, it means your salvation. It means our salvation. It means our forgiveness. It means eternal life. It means we have a way to the Father. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The yes of Jesus saved you and me. That is how important your yes is and how dangerous your no is. Kung hindi ako nag-yes kay Lord, papunta dito, walang PTR.Johnny. Walang outreaches. Walang mga cell group. Wala kayo ngayon. Kung nag-no ako, paano kaya tayo? Paano kayo? Pero just imagine, isang yes, it could save you. It could start the church. It could start the outreaches. It could save a family. Hello? Hindi nyo ba alam yung yes nyo kay Lord, it affects the world. Yung yes nyo, it could save your family. It could save yourself. It could bless other people. It could save many people. And it could set others free. It could restore family. Alam nyo ba yung nagnuno kayo kay Lord, nagnuno kayo sa assignment ni Lord, it could destroy other people, it could bring people to hell. It could even bring your family to hell. It could bring other people, other soul to destruction. Napang dali-dali natin makayaw kay Lord. Pasto, wala akong oras. Pasto, ayoko na. Pasto, tampon ako. Pasto, hindi na ako. Pasto, wala akong pira. Pasto, wala akong oras. Pasto, pagod ako. Pasto, may sakit ako. Para akala natin ganun lang. Not knowing the impact of God, it affects the world. Your no means destruction of other people. But your yes could mean salvation of many people. But Mary did answer yes. Let your will be done.
Be it unto me according to your word. When God tells you something, you better say yes. Because it could save humanity. Ba't ba nandito ka pa sa mundo? Para for what? Para lang magtrabaho, kumita, at kumain, matulog, tapos tumanda at pamatay. Ang babaw na dahilan. Nandito tayo, nilalang ka ni Lord, binuhay ka ni Lord, binigyan ka ng buhay, kasi mayroon siyang layunin sa'yo. Sana man mabuhay ka, hindi sa naisin mo lang na mababaw na parang kanin, kain, tulog, patay na lang ang tayin mo. Sana man nandito tayo, para gampanan natin ang anumang calling ni Lord at purpose ni Lord sa buhay natin. Amen. The main goal of Christian is to save humanity, and we are bound in partnership to bring the gospel to our cities and to the world. Kasi ito ang Jesus Cristo. That's why yung si Paul ay nagsulat sa Philippians, ito ang sabi niya, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that you began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Every time I remember you, every time I pray for you, I am thankful to God because of your partnership in the gospel. Anong partnership ang ginagawa po ng Philippian Church kay Paul? The Philippian Church are constantly, continuously praying for his mission. The Philippian Church are continuously supporting him in the mission. Sabi niya, may oras, wala nang sumusuport sa akin. Kaya nagtrabaho na siya sa Corinth. Nag-tent-making siya para mabuhay. Pero sabi niya, kayo lang na church sa Corinth ang hindi nakalimot mag-support sa akin. Kasi may mga tao ang naging selfish. Pag Pasko sila ang nagpapalitan ng regalo para naglulukuhan. At kuminsan eh, paliitan o palakihan. Tapos ang laki ng regalo ko, ang tingit na natanggap ko. It's not about gaming, you know? Para nagpapautang, bigyan kita, bigyan mo rin ako. It's not gaming actually. Although, I participate. When you talk about giving, you give without expecting return. Pero, kung alimbawa may maliit na natanggap mo, you give it on anyway. Amen? You give it anyway. Yung mga pantas na mula pa sa Middle East at nagbigay ng kanilang regalo, wala silang baon ng regalo pa uwi. Pag uwi nila, wala silang dala dahil ang kanila ay magbigay. Tama ko ba? Pero pag naging selfish ang tao, yung dala ang nagiging problema. At ang ibang iniisip sarili lang. Pero salamat sa mga tao may malasakit. Sa mga taong may pakialam, sa mga taong may puso magbigay, at sa mga taong may kagalakan sa pagbibigay, the joy of giving. Masaya ba kayo pag kayo nagbigay? Kahit wala kayong matanggap, masaya kayong uuwi. O kaya sumasama ang loob mo, ang laki ng binigay mo, pagkatapos ang natanggap mo ay maliit. Isang lapad yung binigay mo, tapos yung yin yung natanggap mo. Yung masama-sama ng loob mo. At tapos, si pamag-evaluation, ikaw yung pinakamaraming sentimento. Just imagine, hindi natin nakukuha pa noong Christmas. Sabi riyan, sabi niya, I thank God every time I remember you. And every time I pray for you. You've been partnering with me in the gospel. May natanggap ba ang Philippians na pira at support mula kay Paul? Nothing. None. Pero alam nila, ang mission ni Paul ay to save humanity. Kung ang mission ng church natin is to save humanity, to reach out more, to save more. Brothers and sisters, hindi ako mahihara sabihin sa inyo, magbigay kayo, mag-ikapo kayo, mag-offering kayo, mag-pledges kayo. Ba't ako mahihara? That's what the mission of God is. That's the very reason why we are here. That's why even yung mga pantas matatalino, they're willing to give. Why? They know the reason. They know the purpose. We miss the point. Kung halimbawa, sayo-sayo lang tayo, kanta-kanta tayo. The real purpose is to win souls and to make disciples. When we receive God's dream for our life, just like Mary, we say yes.
and let be done according to His will. Conceiving it in our hearts and believing in His word, we will keep protecting it until we deliver to the world God's plan for humanity. Kung may plano ang Diyos, why remember, you are the bearer of God's plan. You are the bearer of God's dream. At ano man yung God's dream dyan sa'yo, nagamitin ka sa ikaliligtas ng iba, gamitin ka sa ikakabago ng iba, gamitin ka upang pagpalain ng isang syudad, isang bansa, isang community. Ingatan mo yan. Yung dream na yan. Remember, hindi ka mayari ng buhay mo. Si Lord ang mayari ng buhay natin. At anuman mayroon tayo, kahayan, kaha, lalagyan ng anumang dream ni Lord to save humanity. Sana yung dream na yan di mapatay habang nandiyan sa iyo. Sana ingatan mo, i-carry on mo, ipanganak mo, alagaan mo hanggang ma-fulfill ang dream ni Lord. Pwede naman ipalagrab ni Mary yun, tama o ba? Pwede naman pagpanganak ni Jesus, pinabayaan ni Mary. Pwede minaltrato niya si Jesus. Tama? Para ang kanyang personality sa huli ay hindi maayos, pwede niyang pabayaan at neglected at maging orphan para sa huli wala siyang mga magulang. But Mary did a good job when it comes to the dream and vision that God has put in her life and in her womb. The day we protect God's plan for our lives, we allow God to protect our lives. The moment na i-protect mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, sinabi mo na rin at inalaw mo na rin, pinahintulutan mo, proteksyonan ka rin ng Diyos. Bakit ganon? But may guidance yung lagi si Lord kay Mary. Kahit yung patay ng bata, may guidance lagi. Pumunta mo na kayo sa Egypt, mag-abroad mo na kayo, itago mo. Bakit may guidance? Kahit yung gusto hari si Herodes na patayin, kahit yung pantas, dumaan kayo sa ibang daan. But may gabay si Lord, tinanggap ni Mary. The moment you accept God's calling and God's purpose in your life, you allow God to protect you. You are under God's protection. You are under God's blessings. And when you are blessed, you cannot be cursed. The enemy may try to curse you. But what God has blessed, no one can curse. Amen? Amen? So whatever God has intended for your life, be a bearer of that vision. And never waste that vision. And when you accept that calling and that purpose, divine purpose for your life, you put yourself under God's divine protection. You become untouchable. The enemy may do something to touch you, but he cannot touch you. You become untouchable to the enemy because you are under divine protection. The light of God is upon you. His anointing is upon you. And you cannot be simply hurt by the enemy because God's hand is upon you. You cannot be simply destroyed because God's blessings is upon you. Amen. Kaya nga kahit makikita natin kung ikaw deboto, katoliko, sinasabi natin na pinagpalang ina. Maria, pinagpala sa lahat ng babae. Tama ba? Which is what we can also read in the Bible. Na pinagpala ka ng Diyos kahit sino pa ang gustong sumumpa sa'yo, hindi ka mapipigilan. Just imagine, mula sa maliit na bayan na pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Tapos nung huli, umag-abroad sila doon sa Egypt. 2 years na bago bumalik. Pabalik hindi na sila sa Bethlehem tumira. Doon na sila tumira sa Nazareth. At pagkatapos doon siya lumaki hanggang nag-30 years siya. Pero pag ministry niya, hindi siya tanggap. Kaya pumunta sila sa Capernaum. Pag pumunta, sumama po kayo sa Israel tournament. We can visit all the city. We have another tour by April, by March. If you are really willing and interested, I am really challenging you to come and go with us. So that you may understand. So, makita natin na kahit
ang layunin ay patayin. Hindi mapatay-patay. Until sa tamang panahon, na sabi ni Jesus, hey, it's in your hand, Father. Sabi niya, if my Father would not allow it, it will not happen. That's why even the Bible says, Jesus did not die. Jesus gave up His spirit. He gave up just to save you and me. Ang ganda, di ba? Simple lang eh. Gawin mo lang, tanggapin mo lang, i-commit mo lang ang buhay mo doon sa plano ng Diyos, then ikaw ay under na sa protection ng Lord. At kung under ka sa protection ng Diyos, ano mang spiritual enemy could not easily touch you. Amen? Kaysa naman, ha, kahit anong gawin mo, kayot mo, pag may sumpa, ay wala na rin mangyari sa buhay mo. Tama? Kahit sino pang i-harm mo para inatan kayo, wala, naisahan ka rin. Pwede mo babantayan ng ibang tao, how about yung demonyo na hindi nakikita ng mga mata mo? But when God is with you, amen, you are safe and protected. Hallelujah. Every situation in life is temporary, but God's plan is permanent. Amen. I would like to give you some five important points, okay, for you and for us to hold on today. One, your assignment will interfere with your plan and relationship and commitment. Dahil may assignment tayo lahat kay Lord, wala namang pinanganak na walang assignment. Hindi kanila lang ni Lord para lang ikaw ay lumaki at tapos magtrabaho, kumain, tumanda at mamatay. Ikaw ay nilalang ni Lord dahil mayroon siyang assignment para sa iyo. Tama ba? Now, yung God-given assignment na yan, mag-interfere yan lagi kung anong plano mo at relationship mo at commitment. Sabi sa 26 in New York chapter 1, in the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. And the virgin's name was Mary. So makikita natin dito na mula noong pinahayagan siya at nalaman niya na may assignment siya, ano nangyari? Nagbago na ang lahat. Anong pagbabago? Okay? Isang pagbabago is, okay, ito, do you love God more than the people you love? Kahit si Joseph eh, gusto niyang takasan eh. Tama ba? Eh, pagkakasalan niya buntis. Ngayon pang accepted sa atin yan. Here comes the bride, 2 months inside. Okay, accepted natin yan. Oh, tama? Pero sa Israel, that's impossible. Your subject was tuning to death. Gawin nyo? Kasi yung Israel, at titingnan mo, pati Muslim, ay mayroong kahawik ang kultura nila. Na minsan, tutukan mo lang sa mata, aba, may kaso ka na. Nagawa nyo? Nung sabi ni Jesus, may galit ka sa puso mo, ang kaso mo, murder. Tumingin ka lang na may pagnanasa, ang kaso mo, adultery. Eh, yung mga titig niyo kung minsan, delikado. Ama ba? Kaya anong ginagawa nila? Para kung magkasala, may tabon. May covering sila. Hindi lang yung mga Muslim, pati mga Israelites. At minsan, maliliit lang yung mga opening ng mga mata nila o kay mukha nila. Napapansin niyo yan? Yung minsan, yung dito lang nakalagay, ang tawag yan sa kanila, liberals. Pero pag pumunta ka talaga sa community, talagang balot na balot yan. Hanggang baba. Tama ba? Eh, pag medyo liberal, medyo inatasan na, tinataasan na. Sabi nga na, pag Christian, dito na. Ay, pag medyo liberal na Christian, dito na. Ay, namuhuli, dito na nga ang exe. Namuhuli, nilagyan ng kunting slit dito. May namuhuli, dito natin ilagay. Namuhuli, may dito na sa harap. Kaya di mo na malaman kung ano yung shirt, ano yung brief. Tama ba? Yung short, yung brief, di mo na malaman. May ikpit. Napaka-ikpit nila pagdating sa ganun. Pero makita natin na
just merely submitted to the will of God. Let it be according to your word. Kung may plano si Lord sa atin, alam mo na na-interfere talaga. Ako ang plano ko doon, kaya nag-working student ako, makaaral eh. Kasi makatrabaho ako, ganito, makasawa ako, ganito, at makapamilya ako, ganito. Nung nag-yes ako kay Lord, eh wala na lahat. May plano pa ako, 5 minutes lang. Sige. Wala na akong plano. Ano na lang natirang plano sa akin? Hindi yun doon, ha? Ano na lang natirang plano? Yung plano na lang ni Lord. Ang ginawa ko, yung plano ni Lord, yun ang ginawa plano ko. Nakuha nyo? Tinanggap ko yung plano ni Lord sa akin. Bakit? Mas maganda plano niya sa akin eh. Di, ande protection ka pa, tama? Ande blessings ka pa, tama ba? Oo. Di, tapos ang kapamilya rin. Tama? Mabubuhay din pala. So, mas maganda ang plano ni Lord kaysa plano natin. So, got a ring in my finger and I will walk in the aisles. Di ba gusto natin yan? Aba, eh, wala na yon. Sino pa magmamarcha-marcha at buntis, babatuin ka ng Israelites. Kaya ano nangyari? O, sumama sila. O, kasi sinabihan ng angel si Joseph, huwag mong takasan niya. Ang hirap naman kung ikaw lalaki, di ba? O, ay mabuti kung totoong sa Holy Spirit yun, ay kung sa other spirits, di ba? Hihirap naman yun. Hindi mo tiyak, wala ka naman panukat, wala ka naman, ang hirap, tama ba? Ang hirap naman sukatin, tama? At tanongin mo talaga, mabuti kung may lie detector test noon, merit talaga ba? Sa Holy Spirit yan, merit? O kanino kaya yun? Baka kung sinong Joseph yan, di ba? Namumula tuloy si Mary. Pero, I mean, ang hirap sukatin. Pero these people just obey the Lord. Kaya nga, mayroong na nga na ipanganak na tagapagligtas, kaya may Pasko tayo. Kasi simply what he said, be it unto me according to your word. Ang sarap magtiwala sa Diyos na minsan, di mo alam, di mo kaya. Pero alam mo, mababago ang takbo ng buhay mo. Alam mo, sana ang iba sa inyo, okay, magbago na. Naburnagin ka na, hindi pa nabago ang buhay mo. Naburnagin ka na, hindi pa nabago ang direction mo. Ganun pa rin ang priority mo, ganun pa rin ang spending habit mo, ganun pa rin ang kakureputan mo, ganun pa rin ang ginagawa mo, pero burnagin ka na. Anong ibig sabihin yan? Gusto mo lang pumunta ng langit, pero ayaw mo sundin si Jesus. Gusto mo lang siya ang savior mo, maligtas ka, pero ayaw mong Lord siya. Kasi kung Lord siya, siya dapat masunod, hindi ikaw. But these people obey the Lord. Your resistance can put the world in jeopardy. When God has a call and a destiny, your resistance to the call can put the world in jeopardy. Buti na lang si Mary sumunod. Si Joseph sumunod. Si Jesus sumunod. Ikaw kaya, sinong sinusunod mo? Tama ba? But divine appointment, divine assignment could change and affect either relationship, either your plan, or either your commitment could change totally to obey the assignment that God has given us. Number two, you are highly favored because of your God-given assignment. That's why, anong sabi sa verse 28? The angel went to her and said, greetings, you are highly favored. The Lord is with you. Mary was greatly troubled at this word and wondered what kind of greetings this might be. So, ibig sabihin, you are God's people even if you don't feel it. Kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo nadadamayan, you are God's people once you have received and accepted divine assignment. Kung nag-yes ka kay Lord sa kanyang calling sa buhay mo, ibig sabihin yan, highly favored ka. Whether nakikita mo na yan o hindi pa, whether nadadama mo yan o hindi pa, you are highly favored. Amen? That God wants to do through you. Na kikilos ang Diyos sa pamagitan mo. Hindi sa pamagitan ng anghel na mga hayop o kung sino, kundi sa pamagitan mo. Pwede naman sana si Lord kumilos sa pamagitan ng mga anghel. But tayo? Bakit tao?
Kasi mahal niya ang mga tao at gusto niya gamitin tao rin para sa kaliligtas ng lahat. At totoo ba kayo na gusto na si Lord gusto niya lahat ng kilos niya sa pamagitan mo? Sa pamagitan ng tao. Kung gusto siya may blessings na ilagay, hindi siya magpapaula ng pera. Gagamit siya ng tao. Kung gusto niya magpagaling, hindi siya magpapadala ng kalapati para pagalingin. Tama? Siya ang papadala niya, ikaw, ako, yung kamay mo ang gagamitin. Tama ba? Kung gusto niya maligtas, hindi siya magpapadala ng mga libu-libong anghel. Siya mag-kilalit, mag-concert. Kasi ang ganda mag-concert ng mga anghel eh. Tama ba? Pero alam mo ang gagamitin niya, ikaw at ako. Yung pangangaral mo, yung pagsishare mo, yung pagtuturo mo. Para sa ikaliligtas ng iba. Everything that the humanity needs, God met that needs through you and me. Napakahalaga po yan mga kapatid. Kaya kung nag-aayaw ka lagi kay Lord, napaka-selfish mo naman. Napaka-sarili ka, wala kang inatupang kundi sarili mo lang. Hindi yan ang Pasko. Ang Pasko ay pagbibigay ng buhay natin sa Diyos. Ang Pasko ay tulad ni Mary na, Lord, let your will be done. Be it unto me according to your word. Walang iniisip mo na lagi ang pera mo, ang gastusan mo, ang kinabukasan mo, ang lahat ng conscience mo. Okay. Napaka-selfish naman. Sana sa oras ng Pasko na ito, ang isipin mo naman minsan, hindi yung sarili mo, kundi ang kaligtasan ng humanity, yung heartbeat ng Diyos. Amen? Ang kaligtasan po ng iba. God will always shock you with God's assignment. Magugulat ka. Bakit magugulat ka? Minsan ang pinapagawa sa iyo ang parang imposible mong gawin. Minsan ang pinapagawa sa iyo hindi pang karaniwan. Minsan ang pinapagawa sa iyo beyond your capacity. It will shock you. But what will shock you more is God will provide. God will empower you. God will give you the wisdom. God will give you the success. The impossible becomes possible through you. And little, magugulat ka na, ako yun? Paano nangyari yun? Yes, because it's not about you. It's about the Holy Spirit within you. Hallelujah. Amen? Amen. So remember, the one sitting beside you, there is greatness in this. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, there is greatness in you. God has a big plan for your life. Huwag mo sayangin yan. Sa pagbubulak-bulakbol mo lang. Sa pagtampo-tampo mo lang. Sa kakawiputan mo. Huwag mo sayangin yan sa pagkapilosopo mo. Huwag mo sayangin yan sa kalukuhan mo. Sayangin mo, gamitin mo ang planong yan para matupad para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? Number three, your assignment will always require God's involvement. Ibig sabihin niya mga kapatid, hindi mo kaya. So the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. So God will never give you an assignment without His. So ibig sabihin nito mga kapatid, kung mayroon kang divine assignment, lagi mong tandaan, hindi pwedeng gawin mo ng sarili mo. It will always require God's empowerment. That's why sabi nga, lulukuban ka ng banal na Espiritu Santo. How could this be? The Holy Spirit will come to you and overshadow you. Kung galing sa Diyos ang plano, hindi mo kayang gawin yan sa sarili mong lakas. Kailangan mo ang Diyos. Pero maraming tao, ayaw kumilala sa Diyos, ayaw mga priority sa Diyos eh. Ayaw mga manalig sa Diyos eh. Tama ba? Nilubugan na ng Diyos ang PC mo. Pero may oras yan. Harap tayo lahat sa Diyos. Amen? God's will always requires God. Kung kay Lord yan, nag-require lagi yan kay Lord. God's assignment requires dependency on God. That's why from the beginning, Mary need to depend on God. Need to depend the Holy Spirit. Bakit? Hindi niya alam kung paano. Ay kung paglabas nun, ay kung kita pala. Paglabas doon, pusin pala. Paglabas doon, hindi natin alam, dama ba? Kasi first time yun eh. Wala pang history na gano'n. Ngayon marami na. Marami ng virgin birth. Yung nagtuturo sa amin sa Israel, sa Southern Park, okay?
dati siyang Air Force. Ay, may bata siya. Sabi ko, saan ang papa? Sabi niya, hindi ko alam. Paano nagkabuntis ka? Virgin birth. Paano virgin birth? Dalaga pa siya, nagpa-injection siya. So, also sa SL yung virgin birth sa ngayon. Pero noon, hindi pwede yun. Nagawa niyo? Dahil nga, they need more population. They need more people. Kulang sila sa tao. Ilang million lang sila? 15 million. Eh, ang dami na kasurang sa kanila na inimay. Million-millions. Nagawa niyo? So, anong ginagawa nila? Pati mga babae, nagpapa-virgin birth. Virgin birth, kasi wala na mga asawa. 5 minutes kanina. Ngayon, 5 minutes pa rin. Maraming salamat sa biyaya mo. Gracia yung sa akin na. Thank you. At I'm out. Over 5 minutes pa na. Salamat po, tinampas ko. Okay. Nag-require siya ng dependence natin sa Diyos. Pag ang plano mula sa Diyos, hindi mo yan magawa nang wala ang Diyos. Amen? Dapat ang tiwala ay magpapatuloy. Kaya gawin mo ang silgop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Gawin mo ang ministry sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kahit yan, minsan susundo ka lang, hatid, tatawa, mag-follow up, dadalaw, magdadrive, kahit ano. Lahat ng yan, kailangan natin ang Diyos. Kung wala ang Diyos, mahirap po. Tama ko ba? Pwedeng minsan ang acidity mangyari, minsan suliranin, pwede mangyari. Pag wala po ang Diyos, mahirap po. Only by the power of God, we will succeed. Hallelujah. Number 4, yung God's assignment will always make you a virgin. Pag sinabi virgin, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent an angel Gabriel to. Kaya ang tanong how will this be? Ano po, sabi ng angel, you need the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will overshadow you. And you need also Elizabeth. Pag sinabing virgin, ibig sabihin niyan, ay hindi mo alam. Pag sinabing virgin, innocentity. Kasi pag minsan tayo, pag sinabing virgin, isa lang iniisip niyo, babae. Oo. Ano ba? Minsan magkukumiisip. Okay. Pag sinabing virgin, ibig sabihin, hindi alam. Wala kang karanasan. Hindi po pa nalaman. Di ba? Ginagamit natin yan minsan pag sinabi nga isang forest ay hindi pa nasasaka. Ang tawag virgin land. Di ba? Virgin forest. Di ba? Eh kaso, ang iba kasi ang inisip na virgin, babae lang lagi. Okay? So, pag sinabi yung virgin, tama ba? Okay? Pag sinabi yung virgin, walang karanasan. Walang alam. Now, makinig kayo maigi. Kadalasan kung may calling si Lord, ay dadalhin ka niya sa virgin experience na hindi mo alam. Wala ka pang karanasan. Nangangapa ka. Minsan hindi mo alam. Tama ko ba? That's why you need to trust God from time to time. Nung pumunta po kami dito para mag-mission, hindi ko rin alam kung paano. We need to trust God from time to time. Kung anong gagawin, we need to trust God. Nung nag-yes ako para kay Lord, pumunta ang Bible College, hindi ko rin alam paano. Nung nag-yes ako na ako ay magpapastor, nag-umpisa, hindi ko alam mo paano. But along the way, ang kagandahan ay ganito. Kailanman, pag tinawag ka ni Lord, hindi ka ilalagay sa kahihiyan, hindi ka ilalagay sa alanganin. Tutulungan ka niya, gagabayan ka niya, isituit niya, mag-success ka. Hallelujah! Dahil hindi yan sa iyo. Ang dinadala mo ay hindi mo pangitain. Ang dinadala mo ay plano ng Diyos. Hallelujah! Kung yan ay plano ng Diyos, God's blessings will be upon you. God's protection will be upon you. Hallelujah! God's success will be upon you. And whatever, wherever you go, God will be with you. And when God is with you, tatagumpay ka. Makinig kayo maigin. Walang sinamahan si Lord na hindi nag-succeed. Lahat ng sinamahan si Lord nagtagumpay. Lahat ng sinamahan ni Lord umasinso. Lahat ng sinamahan ni Lord umayos. Lahat ng sinamahan ni Lord naging magandang buhay. Sino sumasama sa iyo? Baka di Windy. Baka di Mondyo. Baka Tikpalang. Sino kaya sumasama sa iyo? Na lagi na lang, pang-conscious ka sa kung ano-anong bagay. Sana naman, kung may sumasama sa atin ng Holy Spirit.
that wherever you go, mas concerned ka sa Holy Spirit, mas aware ka sa Holy Spirit. Lord, thank you, I know you are here. Lord, thank you, I know you are here. Holy Spirit, thank you for your word. Okay, may danger. Lord, thank you sa mensahe mo. We need to stop. Okay, gusto, ibang nakamdaman ko dito. Gusto ba ang iba to? Gusto ba, sino ba talang kasama mo? Minsan kaya sa mga pananalita natin, malaman kung sino ba talaga kasama mo. Kung may kasama kang gano'n, makipag-break ka na. Kung ang kakambal mo lagi, yung sumpa sa buhay mo at pamilya mo, abay, makipag-break ka na. Tanggapin mo ng plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Para mabuhay tayo sa pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Hallelujah! Amen? Someone who advanced in pregnancy of their dream is needed by Mary because she's a virgin. Saan siya pumunta? Pumunta siya kay Elizabeth. Sino si Elizabeth? Siya ang mother ni John the Baptist. Sino si John the Baptist? Siya ang propeta, mensahero, na mag-announce in preparation for the way for Jesus. Nauna siya ng buntis. Nakuha niyo? At yung pagbubuntis ni Mary, ayun din ay himala ng Diyos at kalooban ng Diyos. So sa madaling salita, okay, kailangan niya yung taong mas advanced ang kaalaman sa kanya. Kaya nagpa-mentor siya, nag-consult siya, nagtanong siya, nagpa-coach siya, nagpa-disciple siya kay Mary. Tama? Then, she goes, so she gone to a lot of changes and she's already convinced that God can do. Kaya pumunta siya kay Mary. Hindi siya nagpunta kung kanino-kaninong tao at para magpakampi at tumanap ng kachismis at tumanap ng kasi. Hindi. Pumunta siya sa tamang tao. Na-advance kaysa sa kanya para magpaturo siya, para magpa-guide sa kanya. Amen? So, sometimes, we need this 5-5-5 principle para i-avoid natin kung minsan, if you have the calling of God, kung alam mo, natanggap mo, naunawaan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, mayroon tinatawag na 5-5 principle. Ano yan? You need to avoid 5 people, 5 places, 5 meetings. Ano po yung 5 people? Yung mga taong wala namang kwenta sa buhay mo, wala namang pakialam sa tawag ng Diyos sa iyo, wala namang maitutulong doon sa divine assignment mo, wala namang kinalaman doon sa calling mo. At kuminsan, mga taong humahad lang para ma-fulfill mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, aba, iwasan mo na. Patubusin mo yung oras dyan para kayo mag-inuman, ubusin mo yung oras para kayo mamasyal, ubusin mo yung oras para kayo mag-shopping, inuubos mo yung oras sa mga taong wala namang kinalaman sa calling ng buhay mo. Isip-isipin mo yun. Yung limang lugar na pinupuntahan mo. Sana isang pinupuntahan mo lagi ang church mo, ang cell group mo, ang outreach mo. Hindi yung laging pinupuntahan mo, yung omsin mo, yung inuman mo, yung ka... Tingnan mo kung ano yung mga lugar na pinupuntahan mo. Tama ko ba? Tingnan mo yung mga meetings na pinupuntahan mo. Wala namang kwenta-kwentang meetings. Dito ka sa cell group meetings pumunta, doon ka sa prayer meetings pumunta. I-assess po natin kung gusto natin ma-fulfill yung calling ni Lord sa buhay natin. Number 5, okay? Your God's assignment will impact your generation. Kung ano yung calling mo, mayroon pong dating yan sa ating henerasyon. May impact. Sa Tagalog, may impact to. Ay, mali, mali pala. Okay. Ano ang Tagalog ng impact? May dating. Parang binata kasi may dating. Yun din nga naisip ko, may dating. May iba bang Tagalog sa impact? May kabuluhan. Oh, ganda yun. Ganda yung bagay ka. Medyo mas maganda. May kabuluhan sa iyong henerasyon. Ayun. May kabuluhan. God will take you to place to change your generation. Bakit? Sa time nila, yung pangangalaga ni Mary at hanggang pinanganak at pagpapalaki kay Jesus ay nag-impact sa kanilang generation. Alam mo ba yan, mga kapatid? Sa generation natin, tinawag ka, nilagay ka ni Lord sa kanong panahon, kanong uras, kanong lugar kasi gusto ni Lord mag-impact ka sa iyong generation. Pagkatapos mo, hindi na yung panahon mo. May kinausap ako, Pastor, kailan yun? Sabi na, sabi ko, ibigay mo na sa bata. Tapos na ang iyong inerasyon. Huwag mong pilitin. Kasi may mga bagay na dapat mong gawin na ginawa mo noon.
Kung nung bata ka, nagpalaboy-laboy ka, hindi mo ginawa, nagbulakbol ka. Inuubos mo ang taon mo sa katatampo, pabakslay, palipat-lipat, inuubos mo. Ang matanda ka na, walang gusto mong mag-commit kay Lord, gusto mong maglingkod eh. Eh sabi ko, pilay ka na eh. Hindi mo na magawa. Sabi ko, tanggapin mo na talaga may panahon lang ang buhay natin. Kaya sa panahon mo, in the prime of your life, don't waste your life. Don't waste your strength. Don't waste your time. Don't waste your financial capacity. Don't waste your mind, your brain. Habang mabilis pa mag-isip, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tatanda ka rin. At mamamatay ka rin. Habang buhay ka pa, habang bata ka pa, maglingkod ka sa Diyos. Sabi ni Lord, don't forget your Creator in the days of your youth. Because night is coming that you cannot work anymore. Amen? You should know that your assignment will add value to other people. Mary, your child will save your people. Dadagdag to ng value sa iba. Every time we say yes to God, it adds value to others. It adds value to your family. It's a private announcement, but it has a public impact. Yung sinabi ng Angel, hindi naman public eh, tama? Sila lang eh, tama? Pero may public impact. Kung minsan yung calling sa atin, tayo nga lang sinabi yan, yung tayo na nanaginip eh. Minsan sa atin lang habang nag-worship tayo eh. Pero it has a public impact. Amen? Alam kong wala naman nakakalam, kadalasan ikaw lang. Pero pag sinunod mo yan, may public impact. Know that your purpose is for the benefit of others. It's not for you. It's for the benefit of others. How do you know that your vision is from God? It benefits others, and it's a true assignment if it will benefit others. Laging ganun po, mga kapatid. It means your assignment will help people, will improve people, will develop people, and will advance people. Laging kadalasan po, yung divine assignment ay ganun po. Mga kapatid, in conclusion, let's all stand together. Basahin natin. Ready, go. You must surrender your God's assignment to God's will. Ano man yung divine assignment mo, surrender mo yan. Gawin mo yan kalooban ng Diyos sa buhay mo. Number two, don't allow your intellect to interfere with God's instruction. Yes, sa natural, pwede mong debatihin ang Diyos. Pwede mong debatihin ang iyong pastor. Pero mga kapatid, kung ako, hindi nakukuha yan dito. Kundi dito po, mga kapatid. Mapalad pa rin ang sumusunod. Kasi sa pagsunod, mayroon pong pagpapala ang Diyos sa atin. Hindi lahat nadadaan sa debate. Pwede kang manalo sa debate. Pwede kang manalo sa arguments, pero na-miss mo ang point ng Diyos. Ang Israel hanggang ngayon ayaw magpatalo. Nag-aantay pa rin sila ng Messiah. They miss the Messiah. What you are born to do seems always impossible. Laging kadalasan ang pinapagawa ni Lord sa atin, impossibly. But, ang sagot lang natin, be it unto me. Amen? Be it unto me. Hallelujah. In doing God's assignment, you must act immediately. Hindi mo sabihin mo, saka na, umatanda na ako. Because sometimes, it's too late. As soon as he accepted the assignment, he immediately act. No procrastination. He act quickly. She changed location quickly. And it protected her also. At yung assignment niya ay nangyari. Sometimes you have to leave certain environment in order to do your God's assignment. Stay in the environment until the conception is complete. Minsan piliin mo ang kaibigan mo. Piliin mo ang pinagbibigyan mo ng panahon. She has to hide. Dream is too big. You can no longer hide. And of course, sa huli, there's no fear for man. Kailangan publicly ipakita niya yung calling ni Lord. We need sometimes to change, and sometimes relocation is needed. At yung relocation, kung kinakailangan, yes, it could be done. Your assignment has a time and also a process. Hindi kagad-agad at hindi immediate yung tinatawag na success.
It's a process. Your assignment will be hidden sometimes, but it will be public later. It looks like a baby, but it is for the salvation of many. Many will not recognize you, and they will not. But remember, give room for your assignment. We serve an incubator of our dream. Incubator tayo ng dream ni Lord. Na naman yung dream niyan ay may panganak at sa huli, lumaki at ma-fulfill yung dream niyan. Bawat isa sa atin, God has a dream for you and for me. Kung may dream ka, may dream ang magulang mo, iwigit sa lahat, may dream si Lord. There is something greatness in us, within us. And the vision of God, the dream of God, nasa loob po natin. Alagaan po natin yan. Don't be a dream killer machine of that dream. And of course, if you dream, let the big dream of God be your dream. Your assignment will be usually cover wraps na parang may balot lang in a manger. But inside the clothes is a world changer. You and I are world changer. Don't judge the person by the clothing they wear. Within the clothes is greatness. There is a divine sudden will rise within you. The divine greatness will just spark and you will do exploit for God. Today, I would like to pray that the greatness of God in you will not be lost. That's what Christmas is. That the God's dream in you will not be killed, but the God's dream will birth, born, and flourish and fulfill. Si Herodes gusto niyang patayin yung pinanganak nari. But Mary and Joseph protected the child because the child is just ordinary. You are not ordinary life. You are that ordinary person. God has a big dream for you. And if we fulfill that dream, we can be a world changer. We can save humanity. And you can reach other people. What a Christmas that will be. Na sa Christmas na ito, sa pamagitan mo ang daming naligtas. What if kung si Gladys nag-said no kay Lord, wala kayong nakayamanasi, taga-minong ko. Wala naman sa kanya nag-utos, hindi ko nga sinabihan niya na pumunta roon. Pumunta lang siya doon. Nalaman ko na lang doon. Pasto, may contact ako at nag-sell group ako. Sabi ko, go ahead. What if kung si Gladys, nung nagtampo, ay pinatuloy niya yung tampo at hindi niya itinuloy. Pero willing siyang i-sit aside. At kahit pride niya kailang sit aside. Bakit? Mas mahalaga kasi yung God's purpose. What if kung minsan may problema, atras ka, atras tayo. What if kung minsan, dahil minsan, mayroong kam hindi nagustuhan, mayroong hindi ka nakasundo, atras ka, paano yung plano ng Diyos? Don't be a dreamer killer. Be a dreamer incubator. Will incubate the dream until that dream will birth and that dream will grow and that dream will be fulfilled and the humanity will be saved, family will be restored, then people will be healed, then we will have eternal life. Then, yan ang totoong Pasko, mga kapatid. May Pasko, totoong Pasko sa iyo kung yun ang gagawin po natin lahat. You want the dream to flourish in your life? Raise your hand. And that divine assignment will be fulfilled in your life. Raise your hand. I will pray. Father God, in Jesus' name, thank you. Today, we give our life to you. We surrender everything to you, Lord. Let your will be done. Lord, you put greatness in us. You have a dream for all of us. I pray that all that divine assignment and God's dream in our hearts, soul and spirit will not be killed, will not die, will not stop, but the dream will be born starting today, this Christmas day, I pray, so that there will be joy of giving our life, joy in giving our time, joy in giving our resources, joy
in giving everything we have just to see to it that your plan, your dream, your assignment will be fulfilled, O Lord. Hindi namin titignan ang ibang tao, ang sasabihin ng iba. Hindi na namin antalain yung kahiyan para sa patingin ng iba. Ang mahalaga ngayon, ang kalooban mo, ang kagustuhan mo, ang plano mo, ituloy ang Pasko to save the humanity, na kami maging world changer, na kami, Panginoon, ay maging discipler, na kami, Panginoon, ay maging manggagawa mo. I pray to God, Lord, I pray, help us that we'll not waste life, will not waste time, will not waste energy, will not waste money to somewhere, to people, to things na walang kinalaman, Lord, sa iyong divine assignment sa amin. Walang kinalaman sa iyo, Panginoong plano sa amin. Lord, sa ngayon, we surrender ourselves to you. Let your will be done. Let your divine assignment be fulfilled. Let your dream come to pass, O God. And I pray like Mary and Joseph, we will be also like them. O Lord, be it unto us according to your word. Bless us all today and bless every family for this Christmas, Lord, that we get this message, O God. We will be a world changer, O God, in the name of Jesus Christ, our Lord.